church and you find it, don't join it. Or else, you'll ruin it. Meron daw, eh, kung ikaw daw ay naghahanap ng isang perfect na iglesia o perfectong iglesia, the day na makakita ka nito, huwag ka nang mag-join. Or else, isa ka sa magiging dahilan ng pagkasira ng perfect church na yon. Maaring itong kasabihan nito ay isang old joke, at maaring isipin ng iba na nakakatawa, pero sa usaping pananampalataya, sa usaping Kristiyano, hindi natin ito pwedeng i-ignore o baliwalain lang. Maging si Charles Spurgeon, kilala natin si Charles Spurgeon na isang mangangaral, ito yung sinabi niya, the day we find the perfect church, it becomes imperfect the moment we join it. No, so the day we find the perfect church, it becomes imperfect the moment we join it. At alam natin that there is no perfect church. Wala sa Bible, walang tinuturo ang Bible na mayroong isang perpektong iglesia, pero hindi ibig sabihin na kailangan maging perpekto ang isang iglesia para maging halimbawa siya at tularan pa ng ibang iglesia o ng ibang mga mananampalataya. At sa diwang yan, yan yung magiging teksto natin ngayong hapon, isang iglesia sa bagong tipan na kung saan ipinakilala ni Apostol Pablo, ipinakita niya ito bilang isang halimbawa na pwedeng sundan ng mga Kristiyano sa panahon nila at maging sa panahon natin sa ngayon. Kaya po, inaanihan ko yung bawat isa na makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Thessalonians, pangalawang Thessalonica, kabanata 1, versikulo 3 hanggang 4, 2 Thessalonians chapter 1, verse 3 hanggang 4. Inaanihan ko po ang bawat isa na maaari po tayong tumayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Babasahin ko po ito sa wikang Tagalog sa Filipino Standard Version. Verse 3, mga kapatid, dapat na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo sapagkat patuloy na lumalago ang inyong pananampalataya at lalong nagiging maalab ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Verse 4, kaya naman ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng pag-uusig at mga pagtitiis na dinaranas ninyo. Makakapuna po tayong lahat. At ang tema ng aklat ng Thessalonians, hindi natin maitatanggi ito bagamat meron pang iba. Ang tema ang makikita natin dito sa bawat pahina, bawat talatang binabanggit dito ay patungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. May exhortation dito si Paul sa mga Thessalonian believers na maging handa sila sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Yung 2 Thessalonians ay sequel ito ng first letter niya, yung 1 Thessalonians. At ito ay sulat ng encouragement, explanation, at exhortation sa isang church na dumadaan sa pag-uusig, persecuted church. Hindi sila perpekto, pero meron silang mga katangian na pwedeng gayahin, pwedeng sundan ng mga mananampalataya, at mamaya titingnan natin yung mga pwede nating makitang marka na makikita natin at matututunan sa kanila. Pangalawang sulat ito ni Apostol Pablo, sa pagkakataon dahil meron siyang ina-address ng already nag-i-exist ng mga errors sa loob ng Thessalonian Church. Doon sa unang sulat niya sa Thessalonians, ina-address niya rito yung patungkol doon sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo dahil meron mga nagka-calculate na dumating na, darating na ang Panginoong Jesucristo sa ganitong araw, sa ganitong panahon. At alam natin sa kasaysayan, hindi na bago yan. May mga nagtangka ng mag-calculate ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo pero lahat sila ay nabigo. No, walang pwedeng mag-calculate kung kailan babalik ang Panginoong Jesucristo. And dun sa pangalawang sulat niya, ay mas lumala yung error. Dun sa 2 Thessalonians, dito ay ipinakita rito ni Apostle Pablo na nangyari na raw, sinasabi ng iba na nangyari na, sa chapter 2 ng 2 Thessalonians, nangyari na yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, dumating na siya. Kaya yung iba ay tinatawad na dun sa kanilang ginagawa. Makikita natin yan pag binasa natin yung chapter 2 ng 2 Thessalonians. Malayo sa katotohanan ng isang iglesyang katulad nito ay magiging perpekto. Ngunit sa kabila niyan, sila isang matibay na iglesia. They are a strong church. Isang iglesia na nagbibigay ng kaaliwan at kagalakan kay Apostol Pablo at sa iba pang mga Kristiyano. Pag binasa natin yung verse 1 niyan, niya si Silvanus at saka si Timothy, minention niya dyan sa chapter 1. Kaya pag binasa natin yung 1 Thessalonians chapter 1, verse 6 to 7, ito yung sinasabi niya. And you became imitators of us and of the Lord, for you received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit, so that you became an example to all the believers in Macedonia and
in Achaia. So, yung word na example, sa ibang translation ng Bible, pag tinignan natin yan sa King James, examples yung ginamit, sa ibang translation ng Bible, ang ginamit doon yung word na model. At anuman-anuman yun, ang ibig sabihin ng word na example, ito ay literally refers to a visible mark. Visible mark. Ibig sabihin, tanda o marka na nakikita. Isa sa mga pinakamagandang reference na makikita natin dito dun sa salitang marka o sa salitang Griego ay tupos, yun yung gamit niya sa Greek. Eh, kung naalala niyo si Thomas, John chapter 20, verse 25, na may nagdududa siya na muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya dun sa verse 25, unless I shall see in his hands the imprint o yung tupos of the nails. Unless na makita niya yung butas dun sa kamay ng Panginoong Jesucristo, hindi siya maniniwala. At yung salita dito, yung kaparehong diwa na yan, ibig sabihin, may nakikitang tanda, may nakikitang marka. At ganyong sinasabi ni Apostle Pablo sa mga iglesia dito sa Thessalonians. Meron tayong makikitang marka, mga tanda na pwedeng gayahin no, ng mga Kristiyano. Ina-assume ko na ang CRO sa looban ng Diyos ay magiging isang ganap na iglesia. Kaya kinakausap ko kayo bilang magiging isang ganap na iglesia. Kaya ngayong hapon gusto kong ibigay sa inyo ang mensaheng ito. Ang huwarang iglesia ay lumalago sa pananampalataya at pag-ibig nang may pagtitiis sa gitna ng mga pagsubok habang nakatingin sa kaharian ni Kristo. Ang huwarang iglesia ay lumalago sa pananampalataya at pag-ibig nang may pagtitiis sa gitna ng mga pagsubok habang nakatingin sa kaharian ni Kristo. The exemplary church grows in faith, in love, with patience in the midst of trials while looking to the kingdom of Christ. So yung example ng Thessalonian church is so evident na sila yung naging president. Kumbaga sila yung pangunahing sinasabi ni Apostle Pablo na pwedeng gayahin. Pwedeng gayahin ng ibang iglesia sapagkat nag-iiwan sila ng karapat-dapat na mga tanda na pwedeng sundan ng mga Kristiyano sa panahon nila. Kaya ipinagmamalaki sila ni Apostle Pablo. At ang tanong natin ay anong bang klase ng mga katangian meron ng iglesyang ito na pwede natin gayahin? Sinasagot yung tanong na anong kwalifikasyon meron sila para sila mapabilang doon sa iglesyang pwedeng sundan ng mga Kristiyano, pwedeng i-imitate ng mga mananampalataya. Anong mga katangian yung makikita natin sa iglesyang ito? At nag-iwan sila ng dalawang marka na pwedeng gayahin ng mga Kristiyano noon at maging sa panahon natin ngayon. Meron tayong dalawang pag-uusapan dyan sa teksto natin. Una, pag-uusapan natin yung isang pananampalatayang lumalago. At pangalawa, isang pag-ibig na nadaragdagan o yung increasing love o yung growing faith, yung lumalago nilang pananampalataya. Pansinin niyo yung verse 3. Sabi doon, because your faith is growing abundantly. No? Your faith is growing abundantly. Napaka-interesting to note na si Apostle Pablo, para sa kanya ang pamantayan ng isang tunay na iglesia ay hindi yung size ng congregation. Hindi yung laki o yung dami ng miyembro sa isang kongregasyon. Hindi yung structure ng building, kung aircon ba o hindi. Hindi yung naging kanyang pamantayan. Hindi yung excellent yung music, yung magagandang tugtugan. Eh, hindi yan yung pamantayan ni Apostle Pablo. Hindi rin naging pamantayan ni Apostle Paul kung mayroong mga celebrity pastors or teachers sa iglesyang ito. Hindi yun yung naging kanyang pamantayan. Sa panahon natin sa ngayon, pagka ganito yung isang iglesia, itinuturing itong epektibo. Itinuturing itong perpekto. Sapagkat may magarbong iglesia, magandang structure, magandang musika, mga kilalang mga ngaral. Pero para kay Apostle Pablo, hindi ganyan yung pamantayan ng isang tunay na iglesia. Ang pamantayan ng isang tunay na iglesia ay mayroong patunay na mga pagbabago at biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Ang dahilan ay dahil sa kanilang pakikipag-unayan sa Panginoong Jesucristo. Yung kanilang union kay Christ. Kung susukati natin yung mga biyayang yan sa isang iglesia, dapat nagugat ang lahat ng yan sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoong Jesucristo. Kaya sila, sinasabi ni Apostle Pablo, naging halimbawa sila para sa maraming iglesia. Naging kilala sila, hindi dahil magagaling silang mag-TikTok o magagaling silang, alam mo yon, magiging silang influencer sa social media, eh wala pa naman noon. Hindi sila naging popular sa ibang mga iglesia dahil magaling silang manghikayat. Hindi. Naging tapat sila doon sa kanilang panawagan bilang isang iglesia. Kaya napaka-imperative no, sa isang local church na kung susuriin natin, dapat ang
isang iglesia ay binubuo lamang ng mga genuine believers. No, kung susukatin natin yan sa biyaya ng Diyos, dapat ang isang iglesia ay totoong may mga kaugnayan at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya napaka-importante ng interview pagdating sa isang church. Napaka-importante niyan. Doon makikita natin yung kanyang katatayuan bilang isang nagpapakilala o nag-aangking Kristiyano. So, dapat mananampalataya lamang yung miyembro ng kanyang iglesia. So, bagamat mahirap yan sa proseso ng pagtanggap sa membership, pero yan yung panalangin natin kahit sa amin. Hindi ganun kadali ang pagkilala sa isang nagpapamembro sa isang iglesia. Doon sa unang sulat niya, minensyon niya doon na yung basihan, yung kumpiyansa ni Apostol Pablo doon sa mga mananampalataya sa Thessalonians ay yung kanilang totoong kaligtasan. If you read yung 1 Thessalonians chapter 1, verse 5 and 6, ito yung sinabi niya, sapagkat nang ipinangaral namin sa inyo ang Ebanghelyo, hindi ito sa pamamagitan ng salita lamang, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihang mula sa banal na Espiritu kasama ang lubos naming pananalig sa naming ipinahayag. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling alang-alang sa inyo. Ito yung binigyan niya ng diin, yung verse 6. Nang tinanggap ninyo ang aming ipinangaral, tumulad kayo sa aming mga halimbawa at sa halimbawa ng Panginoon. Ginawa ninyo ito sa kabila ng matinding paghihirap, ngunit tinaglay pa rin ninyo ang kagalakang dulot ng banal na Espiritu. Ano yung kumpiyansa ni Apostol Pablo? Yung kanilang kaligtasan. Yung kanilang pagsunod doon sa halimbawa ng klaseng pamumuhay meron ang mga apostol at maging ang Panginoong Jesucristo. Hindi sila tumulad doon sa iba na sa una lang magaling, sa una lang epektibo, at pagdating ng panahon, wala na, dissolved na. So tumulad sila sa halimbawa ng mga apostol, kung paano sila namuhay, kung paano sila, yung kanilang pananampalatayang sinasabi, kanilang ginagawa. Kaya ito yung aral na makikita natin dito. Ang pamantayan ng isang tunay na iglesia ay ang katibayan ng mga biyaya na dala ng pakikipag-isa nito kay Kristo. Ulitin ko yung aral na makikita natin, ha. Ang pamantayan ng isang tunay na iglesia ay ang katibayan ng mga biyaya na dala ng pakikipag-isa nito kay Kristo. No? So, yung pamantayan, yung standard of the true church is the evidence of the graces brought about by its union with Christ. Huwag natin tanggalin yung union kay Christ, sapagkat lahat ng yan doon mag-uugat, doon mag-uumpisa. Kung maaaring magkaroon tayo ng magandang pagtitipon, maaaring masaya tayo sa mga pagtitipon, pero kung hindi nag-uugat yan sa Panginoong Jesucristo, wala yang kabuluhan. Walang halaga yung mga pagtitipon o sinasabi nating fellowship pag hindi nag-uugat yan sa ating Panginoong Jesucristo. At what makes the church totally different from other social groups is the fact that it is composed, binubuo ito ng mga individuals who are redeemed by Christ. Sila na mga tinubos ng Panginoong Jesucristo. Maraming mga social groups tayo makikita, effective, maganda, pero iba yung mga nasa Panginoong Jesucristo sapagkat sila lamang yung mga iba-iba ng pagkatao na pinag-isa ng dahil sa biyaya ng Panginoong Jesucristo, sila ay tinubos ng Panginoong Hesus. So hindi kayo nagtitipon, hindi tayo nagtitipon na biru-biru lang. May kaseryosuhan tayo pag tayo ay magkakasama na sumasamba sa Diyos. Kaya nga dapat ang pagsamba natin sa Diyos ay may kabigatan. Mabigat sa damdamin natin ng pagsamba sa Diyos. No, sapagkat biruin mo, iisipin mong mabuti, hindi mo kapareho ng ugali yan. Magkaiba kayo ng gusto, pero magkasama kayo sa isang lugar. Ang dahilan, dahil sa biyaya ng Diyos. Pwedeng mangyari yan sa ibang institutions. Pwedeng mangyari yan sa ibang mga samahan. Pero ang kaibahan dito, ito ay mga taong tinubos ng Panginoong Jesucristo. So nandito tayo, magkakasama tayo, hindi dahil trip lang natin, kundi dahil nag-uugat yung lahat sa Panginoong Jesucristo. No, at magandang pagnilayan yan, bakit tayo nandito, bakit tayo sumasamba sa Diyos, dahil lang pinag-uugatan yan ay ang pakikipag-isa natin sa Panginoong Jesucristo. At nagtitiwala ako na ang lahat ng magiging membro ng CRO ay binubuo ng mga individual na nakaranas ng katubusan ng Panginoong Jesucristo. Ito yung panalangin namin para sa inyo na kayo ay maging isang iglesia na nakaranas ng katubusan ng Panginoong Jesucristo. Another thing na makikita natin dun sa teksto natin bilang mga
Halimbawa, ang Thessalonians ay hindi lang yung ebidensya na yung kanilang pananampalataya ay totoo, no? Kailangan yung isang church ay tumitindig sa totoong pananampalataya, kailangan 'yan. At ang sabi pa ni Paul, ang faith nila ay lumalago. Hindi lang sila totoo, hindi lang genuine faith, kundi lumalago. Ibig sabihin, may diwa ito na hindi sila stagnant. No, nagpupursu pa sila ng mas higit doon sa alam nila nung una. Hindi yung pananampalatayang, alam mo yung tubig na stuck lang doon, hindi gumagalaw. Hindi ganun yung klaseng pananampalataya na dinescribe ni Apostle Paul dito sa verse 3. Ang mga salitang yan ay nagpapaalala sa atin na ang paglago ng kanilang pananampalataya ay something beyond their measure. Hindi ito sukat akalain ni Apostle Pablo na ganun katindi yung paglago ng kanilang pananampalataya. Tandaan natin, ang Thessalonian Church, hindi ito matagal na iglesia. Batang iglesia ito, no? Batang iglesia ito. Hindi ito, kaya nga hindi in-expect ni Paul na ganun katindi yung paglago ng kanilang pananampalataya. Biruin mo, beyond their measure. Higit dun sa inaasahan ni Apostol Pablo, it scares the idea that their faith has grown beyond what could be expected or what could be expect. Ibig sabihin, ipinapakita rito na nagulat si Apostle Pablo na, teka, bakit parang iba yung klaseng paglagong pananampalataya nitong mga to? Kakaiba ito, parang bago sa akin to, para kay Apostle Pablo, matindi yung growth ng faith nila. At napakagandang halimbawa niya na gayahin ng isang iglesia o magiging isang iglesia. Kung ano man yung sitwasyon na pinagdadaanan ng isang church, whether it's a time of peace or prosperity o panahon ng persecutions and afflictions, dapat nag-iisa pa rin yung kalidad ng ating pananampalataya. Hindi nagbabago-bago yung kalidad ng pananampalataya ng bawat Kristiyano. Ano man yung pinagdadaanan ng isang iglesia, iisa pa rin yung quality, iisa pa rin yung kalidad ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Ito'y totoo at ito'y lumalago. Totoo at ito'y lumalago. Despite their sufferings, tuloy-tuloy yung pag-grow ng kanilang pananampalataya. Sufferings did not suppress their faith, but actually caused it to grow even more. No, hindi naging dahilan yon para matigil sila sa kanilang pananampalataya, kundi mas naging dahilan yon para mas magpursige sila at mas lumago even more yung kanilang pananampalataya. Genuine faith does not only remain, but it grows. And it grows abundantly despite the condition of the church. Dapat tuloy-tuloy yan. Ano man hinaharap na problema o haharap, i-expect natin at i-expect nyo na ang bawat isang iglesia ay haharap sa kanya-kanyang hamon. Bawat iglesia ay haharap sa kanya-kanyang pagdadaanan. Pero ang sinasabi sa atin dito, sa kabila niyan, dapat yung kalidad ng ating pananampalataya ay hindi nagbabago. Iisa pa rin at lumalago. Yan yung makikita nating una doon sa verse 3. Pangalawa, titingnan natin yung sinasabi doon na meron silang pag-ibig na nadaragdagan. And the love of every one of you for one another is increasing. Isa ito sa marka na makikita natin na pwedeng gayahin at sundin, mapabago mang iglesia o matagal na iglesia. Ito ay mga fundamental facts na dapat makikita sa isang local church. Hindi lang lumalago yung pananampalataya nila. Ang preba nito, na totoo yung kanilang pananampalataya, ay nagdagdag si Apostle Pablo ng isang grace. At ano yun? It is the evidence of love. Hindi lang sapat na totoo yung pananampalataya mo at lumalago. Dapat nagbubunga ito at nagpapakita ito ng pag-ibig. No, kaya napaka-importante nito, manonotice nyo na every time na babanggitin ni Apostle Paul yung totoong pananampalataya, he always connect it to love. Laging konektado dun sa pag-ibig. Galatians chapter 5 verse 6. No? Ang sabi dun, sapagkat kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ano ang pagiging tuli o dituli, kundi ang pananampalatayang pinatutunayan sa pamamagitan ng pag-ibig. Pananampalatayang pinatutunayan sa pamamagitan ng pag-ibig. It is yung genuine faith will be worthless kung hindi ito magresulta o magpapakita ng totoong pag-ibig. Kaya pagdating sa pagmamahal sa iglesia o sa kapatiran, lagi kong reference dyan. Kasi marami siyang sinasabi patungkol sa pag-ibig. John chapter
13 verse 35, "By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another." Ganda, di ba? "By this, all people will know," people outside and inside the church, "that you are my disciples if you have love for one another." Eh, kasama rito yung unbeliever, tsaka hindi, especially, yung mga believer, yung mga kapwa mo Kristiyano. Ito yung pag-ibig na nag-uugat sa Panginoong Jesucristo. Hindi ito pag-ibig na namimili. Hindi ito yung pag-ibig na dahil may nakukuha kang pabor sa kapatid, iibigin mo siya. O di naman kaya pareho kayo ng iniisip at yung iba eh, hindi mo ka pareho ng iniisip, sila lang yung sasamahan mo. No. Ang pagtubos si Kristo ay hindi by group. Lahat yan, kahit hindi kayo pare-pareho ng interest, lahat yan tinubos si Kristo. That's why yung fellowship, hindi limitado yun sa mga gusto lang nating maka-fellowship. Ang fellowship, it is both. Lahat yan nang tinubos si Kristo sa loob ng iglesia. Kaya, nagkaroon ako ng post before dun sa Ephesians, nagkaroon ako ng sermon dito, na hindi tayo nakikipag-fellowship dun lang sa gusto natin. No, dahil sa inyong interest, eh, lang yung lagi kong kausapin, lang yung lagi kong lalapitan. No. Hindi ganyan yung pag-ibig na nagmumula sa union natin kay Christ. Kaya, isa pang aral na makikita natin dito ay ito. Ang katibayan ng ating pagiging totoong mga Kristiyano ay sinusukat hindi lamang sa kung ano ang ating ipinapahayag o pinaniniwalaan, ngunit ito rin ay kung paano natin pakitunguhan ang bawat isa. No? So, yung katibayan ng mga pagiging totoong mga Kristiyano natin ay hindi sinusukat doon sa sinasabi natin o ipinapahayag nating pananampalataya, kundi paano mo rin itinatrato yung bawat kapatid sa loob ng iglesia. No, hindi ito usapin patungkol sa kung sino yung gusto mo at sino yung hindi mo gusto. Kung titingnan mong maigi yung salita ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig na sinasabi niya rito ay para sa lahat. Si Kristo nung namatay siya sa krus, di siya namili. Na ito lang, itong mga to kasi same kami ng interest eh. No, pagka hindi na kami sa inyong interest, hindi ako namatay dyan sa mga yan. Hindi ganun. Ano mang antas, ano mang kayo nalalagyan yan, ano mang katatayuan yan sa buhay, edukado man siya o hindi, matanda o bata, hindi tayo namimili ng ka-fellowship natin. No, dapat buong iglesia nararamdaman na they are belong, they are welcome, they are loved by Christ dahil sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-ibig ng bawat isa. So ang pagsukat ng kasulatan patungkol sa isang iglesia ay hindi lang sa kanyang doktrina. Maganda nga yung doktrina mo, dapat yan. Dapat naman talagang tama yung doktrina at pinananampalatayan natin. Pero hindi lang siya basta confessing church. Sinasabi sa atin dito na ang isang totoong church ay loving church. At nakikilala, nalalaman ng ibang tao na kayo ay Kristiyano, hindi lamang dun sa pananampalatayang ipinapahayag ninyo, kundi pa paano natin itinatrato yung bawat isa sa loob ng iglesia. So dapat malinaw yan sa atin, na ang pagtrato sa kapatiran ay hindi napipilitan. No? Hindi pagkukunwari. Hindi pagka yung okay yung mood mo, o hindi okay yung mood mo, ayaw mo na. So hindi ito, yung tawag doon, yung kabig ka ng kabig, tapos tanggi ka ng tanggi sa iba. Ito yung mga essential elements na dapat present, kagaya ng sinasabi ko kanina, sa isang local church. Dapat ito ay nakikita sapagkat ito yung mga pangunahin na makikita natin sa isang nagaangking iglesia. At ang totoong iglesia o yung buhay na iglesia, kung ang kanilang pag-ibig sa kapatiran ay naipapakita, hindi lamang sa gawa, sa salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. Kaya minsan, mahirap ito eh, na nangangailangan na yung kapatid, ipagpe-pray pa natin. No, wala na siyang makain, ipagpe-pray kita. So, ang tungkulin natin, maramdaman natin yung pangangailangan ng kapatiran. Remember yung Book of Acts. Sa Book of Acts, kaya nila ibinenta yung kanilang ari-arian, hindi dahil wala silang magawa. No, dahil marami silang kaari-arian. No, ang purpose noon, ay para ibahagi sa mga kapatirang nangangailangan sa iglesia. That is the purpose. Nabasa niyo yung Book of Acts? Yung nag-uumpisa pa lang yung iglesia? Yung transition na yan na akala ng mga disipulo, iniwanan sila ng Panginoong Jesus? No. Doon nakita natin, makikita natin dito yung disenyo ng isang iglesia
habang sila ay dumadami at lumalago. Meron silang pag-ibig na hindi lang sa pamamagitan ng sinasabi, kundi pag-ibig na nakikita sa gawa. 1 chapter 3 verse 16, "By this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers." Madali itong sabihin, pero mahirap gawin. Hindi mo naman kayang mamatay sa krus eh. Kaya mo ba? Kaya mo? Kaya mo mamatay sa krus? Hindi natin kayang gawin yon. Pero yung denying yourselves for the sake of your brethren, isang malaking bagay yon. Isang malaking bagay na hindi mo man ipakita sa iba, hindi man kailangan i-televise pa na tinutulungan ko si kapatid. Ito ay pagkilos na naaayon sa Ebanghelyo. Ito ay pagkilos na may pag-ibig na nag-uugat sa Panginoong Hesukristo. Hindi ka umiibig dahil may benepisyo kang tinatanggap. No, dahil nakikinabang ka sa Kanya. Masarap mabuhay bilang isang iglesia kung yung motibo ng pagtrato natin sa isa't isa ay hindi lang dahil meron tayong parehong pananampalataya, kundi meron tayong parehong pag-ibig sa isa't isa. Napakasarap niyan maramdaman sa isang iglesia. Pareho kayo ng pananampalataya at meron din kayong parehong pag-ibig na nakikita sa isa't isa. No, hindi kayo nagtataguan, hindi kayo nagsusuwagan, kundi nagpapalakasan kayo sa isa't isa. Kaya ito yung hamon ko para sa inyo. Umibig ka sa kapatiran ng walang halong pagkukunwari at ng may pinipili lang. Isang simpleng hamon yan na gusto kong iwanan sa inyo. Umibig ka sa kapatiran ng walang halong pagkukunwari o napipilitan lang. So, kung meron tayong ganitong klaseng nararamdaman, dumulog tayo sa panan ng Diyos. Ipanalangin natin yung ating mga puso. Hindi ito tama na ganito yung maramdaman natin sa isang kapatid. Kung merong problema, kausapin. May pastor tayo, natutulong sa atin para gawin yung mandate ng scripture kung paano ang isang kapatid ay nag-i-struggle. Huwag tayong mahiya pagdating sa usaping mga ganito sapagkat kung itatago natin yan, magkakaroon tayo ng mas malaking problema. Ang dapat dyan, hindi binibaby. Dapat dyan pinag-uusapan. No? Bukas tayo sa diwa ng diskusyon, bukas tayo sa diwa ng pag-aayos, at bukas tayo sa diwa ng pagpapatawad sa isa't isa. Yan yung diwa ng Christian fellowship. Yan yung diwa ng Christian community. Hindi lang basta attend ako dyan kasi mukhang okay naman. Mukhang masaya sila lagi. Pagka ganito yung pamantayan, sobrang babaw ng pagtingin sa pananampalatayang Kristiyano. So, sobrang nagiging mababaw yung tingin sa Kristiyanismo kasi hindi nakikita yung tunay na dahilan bakit nila ginagawa yun. Bakit sila umiibig? Bakit sila nagtsatsaga? Bakit sila nagpapatuloy? Mahirap ibigin yung isang taong hindi ka ibig-ibig. Napakahirap niyan. Pero dahil sa biyaya ng Panginoong Hesukristo, inuutusan tayo, sabi pa nga doon, ibigin ang iyong kaaway. Inuutusan tayo na kahit hindi siya katanggap-tanggap, we need to die for ourselves para sa kanila. May mga panahon na hindi laging sila yung mag-a-adjust eh. Kung tayo ay isang Kristiyano ng matagal, dapat may kamalayan tayo na kailangan din natin mag-adjust sa mga bagong Kristiyano. Pareho yun na nag-a-adjust. No, kung sa tingin mo, matagal ka ng Kristiyano, mag-adjust ka dun sa mga bagong Kristiyano. Kung ikaw ay bagong Kristiyano, mag-adjust ka naman dun sa mga matatagal ng Kristiyano. So, ito ay give and take. Hindi puro take lang and puro give. No, so, maging matalino tayo sa bagay na to. Sabi ni John Owen, "Love is the essential dimension of all duties of fellowship. It is expressed in them all." Napakasimpleng salita, pero punong-puno ng laman. It is based on the love that Christ himself displays to the church. No, ito yung pag-ibig na nakikita natin sa iglesia nung dahil sa Panginoong Hesukristo. At yung pag-ibig na yan, nagiging mahaba yung pasensya mo sa isa't isa. No? So, nakakatuwa sa amin sa ARBC dahil talagang pahabaan ng pasensya. No, pahabaan ng pasensya. Pag konti pa, medyo masaya pa yan eh. Medyo nag-a-adjust ka pa, medyo kayang-kaya pa. Pag minsan dumadami na, sa sobrang dami ng patay itunguhan mo, you need to adjust talaga. Kailangan mong mag-adjust sa sarili mo. Doon makikita yung pag-ibig mo sa kapatid eh. No? Na sobrang meron kang kapatid na sobrang kailangan maging mahaba yung pasensya mo, the way na kausap mo siya,
Meron namang kapatid na sobrang tahimik, di mo alam kung paano i-approach. So, kailangan maging mahaba yung pasensya mo rito. Saan at saan man, lahat ng yan mag-uugat sa pag-ibig sa Panginoong Jesucristo. Di mo yan kayang gawin nang sa sarili mo lang nakalakasan. Ha? Walang Kristiyanong ganun. Walang Kristiyanong kaya niyang gumawa mag-isa. Kaya nga Kristiyan, kaya nga Kristiyano, ang idea ng Kristiyanismo ay kapatiran. Hindi ito individual na pananampalataya at kaya mong manampalataya at magtagumpay bilang isang Kristiyano. So yung totoong pananampalataya will be worthless kung hindi ito magriresulta o makikikitaan ng pag-ibig sa isa't isa. Kaya yung madalas natin siguro kanina pa na pag-uusapan yung patungkol sa pag-ibig, ibigin yung kapatid. Kasi yun yung pinakamahirap eh. Ibigin yung kapatid. Eh, hindi mo naman kilala. Di ba? Minsan, suplado pa tayo pag bago natin sa church. Ito yung pinakang mahirap, pero pag ito yung naranasan natin at naggagawa natin bilang isang Kristiyano, sobrang beneficial nito sa atin. No, individually, nag-grow yung kakayahan natin na makikipag-communicate sa kanila na madali na. No, lumalago tayo dun sa antas na kung saan nung una hindi natin nagagawa, pero ngayon nagagawa na natin. Dati hindi natin kaya makipag-usap sa iba't ibang level ng tao. Ngayon nagagawa natin makipag-communicate sa kanila. Biyaya yun sa bawat isa sa atin. Ito yung mga practical na minsan hindi natin nakikita, pero dapat ginagawa. Ng mga bagay na dapat ay dinisenyo ng Diyos na mga means of grace na hindi dapat binabaliwala ng isang iglesia. Kaya yan yung hamon namin at dalangin sa inyo na bagamat hindi tayo pwedeng, maaaring hindi maging perpekto ang iglesia, pero hindi ibig sabihin nun hindi tayo pwedeng maging halimbawa sa iba na nakapaligid sa atin o yung mga taong, lalo na yung mga hindi pa Kristiyano na nakapaligid sa atin. Dalawang marka na makikita natin dito sa Iglesia sa Thessalonica, pero punong-puno ito ng aral at mga prinsipyong Kristiyano na makikita natin. Gusto ko itong tapusin dun sa verse 4, sa ibang translation ng Bible, ang ginamit dyan, enduring hope, no, sa verse 4. Sabi dun, kaya naman ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig at mga pagtitiis na dinaranas ninyo. Nagpapatuloy na pag-asa. No? Enduring hope. Yung salitang hope dito ay ito yung nagiging dahilan bakit distinct in church sa ibang mga churches. Bakit? Tayo lang kasi yung mayroong pag-asa na nakaugat sa Panginoong Jesucristo. The Christian church, siya lang yung mayroong pag-asa na nakaangkla, nakaugat sa Panginoong Jesucristo. Hebrews chapter 6 verse 19. Ito yung sabi. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain. So, makikita natin dito na yung hope, clearly, ito ay isang virtue. Sinabi ng author na ito ay virtue means isa itong quality of moral goodness. Quality of moral goodness. At makikita natin dito, both the author of Hebrews, nagdagdag siya ng something very unique doon sa hope na yan. Yung ating pag-asa ay hindi lang virtue. Yung pag-asa natin ay isang persona. Pag tinuloy mo yung Hebrews chapter 6, verse 19 hanggang 20, ang tinutukoy doon ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang iglesia, yung kanyang nag-uugat siya, yung kanyang pag-asa ay nakaugat sa Panginoong Jesucristo. Kung ang pag-asa natin ay nakaugat sa kung sino man, sa tao, maling pag-asa yan. No? Walang kasiguraduhang pag-asa yan. Pag nakaugat yan sa kung sino man, hindi sa kakayahan ng pastor, hindi sa galing ng mga miyembro, sa kakayahan ito, kundi lahat yan ay nakaugat sa Panginoong Jesucristo. Tanggalin mo ang Panginoong Jesucristo sa picture na yan, hindi na kayo iglesia. Tanggalin mo ang Panginoong Jesucristo sa gitna ng fellowship ninyo, hindi na yung Christian fellowship. Wala nang Kristo doon na niluluwalhati. Only a true church has this hope. No, yung totoong iglesia lamang yung may ganitong klaseng pag-asa. Biblical hope is centered on the person and work of Jesus Christ. Nakasentro yan sa tinapos at ginawa ng
Panginoong Hesukristo. Sinabi ni Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 3, sabi niya doon, ni-refer niya doon, tayo doon sa living hope. May binanggit siya doon na buhay na pag-asa. At pagdating naman kay Titus, sinabi ni Paul doon na isang pag-asa na mapagpala o yung blessed hope. Dahil yung pag-asang meron tayo ay nakaugat sa katotohanan na ang ating Panginoong Hesukristo ay babalik muli. Ang isang iglesia, wala siyang ibang tinitingnan. Wala siyang ibang ninanais kundi yung muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kasi siya yung natatanging pag-asa ng isang iglesia. No? Dapat meron tayong desire. Meron tayong puso na matatapos lahat ng mga ito sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Desire. I-desire natin yung pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sapagat lahat ng pagtitiis, pakikipagbaka, hindi yan matatapos hanggat hindi mo mabalik ang Panginoong Hesukristo. Kaya lahat ng pag-asa na nakaugat sa Kanya, umaasa tayo na babalik muli ang Panginoong Hesukristo. Yan yung parehong pag-asa. Totoo yan sa isang tao na nakaranas ng pag-asa ng pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. Kung naranasan mo ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo, wala kang ibang aasamin, kundi yung Kanyang muling pagbabalik. Ang pag-asa mo ay wala sa mga bagay na panandalian lang. Hindi tayo umaasa dun. Mga bagay na pwedeng matapos o nauubos. Pag-asa na walang kasiguraduhan. Kaya kung meron akong kinakausap dito ngayon na wala pa kay Kristo, nag-aalingilangan ka pa sa pananampalataya mo bilang mananampalataya, suriin mong mabuti yung pananampalatayang Kristiyano. At kung ikaw ay wala pa sa Panginoong Hesus, gusto kong sabihin sa iyo diretso, wala kang pag-asa labas kay Kristo. So ang kailangan mong gawin, lumapit ka sa Kanya, pagsisihan mo yung mga kasalanan mo. Siya lang yung pwedeng magpatawad ng kasalanan ng sino man sa atin. Wala tayong daladalang pag-asa sa sarili natin. Maliban na isuko natin lahat yan sa Panginoong Hesukristo, sa paanan niya, hindi tayo makakaranas ng eternal na pag-asa. So, ang iglesia sa Thessalonica ay hindi perpekto, pero meron silang mga marka, mga tanda na pwedeng maging template ng mga iglesia at Kristiyano sa panahon natin, sa panahon natin ngayon. So ang Cornerstone Reform Outreach, uulitin ko, maaring hindi kayo maging perpekto at posible talagang hindi maging perpekto hanggang di dumating ang Panginoong Hesukristo. Though imperfect, pero pwede kayo maging halimbawa sa ibang mga iglesia at sa ibang mga Kristiyano na nakapaligid sa inyo. Manalangin po tayo. Nakilang Diyos, maraming salamat sa simpleng at mixing mensaheng ito na nakita namin sa mga Kristiyano sa Thessalonica. Dalangin namin na sa biyaya ninyo ay makita namin yung mga pwede naming gayahin sa kanila. Mga tanda ng isang iglesia na dapat ay present ito sa kalagitnaan ng kapatiran. Dalangin namin, tulungan mo kami na makita namin ang importansya ng lumalagong pananampalataya at lumalagong pag-ibig. Hindi dahil gusto namin, hindi dahil wala kaming ibang maisip, kundi ito yung disenyo mo sa inyong iglesia. Tulungan nyo ang CRO, Panginoon, sa kanilang kombinating process. Dalangin namin sa hinaharap ay maging ganap na silang iglesia at sa pamamagitan niyan ay maging halimbawa naman sila na gagayahin ng ibang mga iglesia na tatawagin po ninyo saan mang lugar na kung saan pwede na maging pagpapala ang pagiging iglesyang ito. Dalangin namin pagpalaan nyo si Pastor Angel sa kanyang pagha-ministeryo sa CRO kasama ang mga kapatiran. Nawa po ay lumakad sila sa pananampalatayang ito ng may pagtitiis ngunit may kagalakan na nakatingin sa Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus.